As of this time, si Commissioner Inting pa rin. Kasi nga, we deferred consideration or acting on the request to be relieved of the duty as chairman ng Gun Ban Committee. Nananatiling si Comelec Commissioner Socorro Inting ang chairman ng Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns o CBFSC. Ito ay matapos ipagpaliban ng Comelec and banc ang pagtanggap sa kanyang irrevocable resignation sa nasabing komite. Ayon kay Commissioner George Irwin Garcia, wala namang tumututol sa desisyon ni Inting. Sa kanilang unbank session kanina ay tinalakay nila ang isyung ito. Pinabulaanan din ni Garcia na mayroon umanong nagaganap na away sa pagitan ng mga commissioner. Sa katunayan anya, maayos ang kanilang deliberasyon sa mga agenda sa unbank. Hindi naman po siguro ganun yung isang komisyon na may away o may gulo kung hindi na kami makakatapos. So lahat po, wala naman pong mga opposition, walang mga objection. Lahat po natapos namin hanggang tanghali yung lahat ng mga nakalagay sa agenda namin. So wala pong mga puro-puro na infighting, may na-divided na ang komisyon, hindi po totoo yan. Batay sa isinumiting resignation letter ni Inting sa unbank, sinabi nito na kaya siya nagbitiw dahil wala na ring saysay ang kanyang posisyon kasunod ng ipinasang Comelec Resolution 10777. Ito ang resolusyon na nagbibigay kapangyarihan sa chairman ng komisyon na magkaloob ng gun ban exemption at ideklarang election area of concern ang isang lugar kapag may basihan at agarang pangangailangan. Samantala, may ginagawa na ring investigasyon ang Comelec Committee on Overseas Voting hinggil sa mga isyu ng pagboto ng ating mga kababayan na nasa ibang bansa. Kabilang na rito ang mga naiulat na pre-shaded ballots sa Singapore at Dubai, sirang balota na naideliver sa postal voting at iba pa na may kinalaman sa overseas voting. Dagdag pa ni Garcia, inaasahan na sa susunod na linggo ay makapagsumite na ng report ang komite sa unbank. Ang report ng kanilang Committee on Overseas Voting ay magagamit din nila para sa hearing ng Senado at Kamara. Kanina lamang, ako rin ay nag-file ng ating request para alamin talaga ano ba ang nangyari sa mga lugar na yan. And nabanggit naman kanina na nung Monday pa lamang nagpatawag na ng meeting ang committee at by next week isasubmit nila yung pinaka-report talaga ano ang nangyari. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.